Sa trailer pa lang na inilabas nitong Weekend, makikita na ang pagka-star-studded at buhos ng umunid daan-daang milyong pisong budget sa Felix Manalo, ang talambuhay ng sugo ng Iglesia ni Cristo ng ginampanan ni Dennis Trillo. Ipinakita din ang mga puwersang nagpalago sa Iglesia mula panahon ng mga Kastila, Amerikano at Hapon. Hindi araw-araw makatatanggap ka ng isang proyekto na magpapatunay ng kadakilang buhay ng isang dakilang Pilipino. Dinetali din sa pelikula kung bakit napalayo si Manalo sa simbahang Katolika, ang pagkamatay ng una niyang asawa bago siya ikasal sa karakter ni Bella Padilla. Ginampanan naman ni EJ Falcon ang karakter na isa sa mga unang bumatiko sa INC. Pinakita din ni Director Joey Lamangan kung paano nalampasan ni Manalo ang isyong korupsyon nang isulong niya ang paglawak ng INC sa Amerika pagkatapos ng World War II. Dumistansya naman ang pamunuan ng INC sa isyong politika. Wala daw kinalaman ang pelikula sa anumang kontrobersiyang bumabalot ngayon sa Iglesia dahil 2012 pa nang binalangkas ang proyekto. Nais naming makilala pa siyang lalo, hindi lamang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi maging ng hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napili naman si Gabby Concepcion sa papel na Eranio Manalo, ama ng kasalukuyang kontrobersyal na pinuno ng INC na si Eduardo Manalo. Inaasahang babasagin ng pelikula ang Guinness Book of World Records sa pinakamalaking cinema audience sa premiere nito sa Oktubre 4 sa mahigit 55,000 capacity na Philippine Arena sa Bulacan. Mario Dumawal, ABS-CBN News.